ito ay maaliwalas na araw nang magsimulang lumipad ang commercial plane na IA-42 mula sa Dallas papuntang London kasama ang mga piloto na sina William at Daniel. Ang paglalakbay ay nagsimula ng maayos, ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali, ang flight instruments ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba. Tumawag si William sa ground control para sa tulong, ngunit sinabihan lang sila na ang kalangitan ay maaliwalas at dapat silang magpatuloy. Ang mga piloto ay nakaramdam lamang ng saglit na kaginhawaan dahil bigla silang nakakita ng malaking bagyo sa mismong harapan nila, ngunit ang ground control ay sigurado na ang bagyo ay wala roon 5 segundo ang nakalipas. Wala silang choice kundi dumaan dito, kaya ipinaalam ni William sa mga pasahero na makakaranas sila ng pagyanig. Nagsimulang manginig ng matindi ang eroplano habang pinapalipad ito ng mga piloto sa rumaragasang bagyo na nakapagtatakang kumikislap habang dumadaan sila dito. Hindi nagtagal ay bumalik sa normal ang eroplano at lumipad muli ng maayos, ngunit nagulat ang mga piloto nang matuklasan nilang ganap na madilim ang kalangitan, na parang biglang sumapit ang gabi sa 1 segundo lamang. Sinabi ni William sa mga pasahero na ito ay kakaibang epekto lamang na nangyayari kapag lumilipad sa itaas ng Bermuda Triangle bilang isang dahilan para panatilihin silang kalmado. Gayunpaman, nag-aalala pa rin ang mga pasahero nang mapansin nilang walang signal ang mga cellphone nila at computer. Sa cabin, karamihan sa mga flight instrument ay wala rin signal at hindi nagawa ni William na makipag-ugnayan sa ground control. Dahil gumagana pa rin ang radar, itinuring ito ng mga piloto na sapat na upang magpatuloy sa ngayon. Samantala, ang mga flight attendant ay namimigay ng mga inumin at sinabihan ang lahat na huwag mag-alala dahil ito ay normal na turbulence. Nakipag-usap si Cameron sa 2 lalaking nagkataon na mga historiador o manunulat ng kasaysayan at nalaman niyang naglalakbay sila sa London para suriin ang ilang natuklasang artifact mula sa digmaan. May isang matandang lalaki din na nagsusulat ng bawat detalye ng nangyayari sa kanyang notebook. Pagkalipas ng 1 sandali, ang mga piloto ay hindi na makakita ng anumang iba pang sasakyang panghimpapawid sa kanilang radar, na medyo nakakabahala at posibleng nangangahulugan na tinangay sila ng bagyo patungo sa ibang ruta. Nagpasya si William na paliparin ang eroplano sa baba upang makahanap ng tao, ngunit kahit sa pagbaba, hindi nila makilala ang anumang lokasyon. Biglang may lumitaw sa radar at sa una ay naisip nila na ito ay isang bagyo, ngunit ang katotohanan ay mas nakakabahala. Ito ay grupo ng mga fighter planes na binobomba ang lungsod na parang sila ay nasa digmaan. Ang mga pasahero ay agad na nagsimulang magpanik nang makita nila ang mga gusali sa ilalim ng eroplano na sumasabog at nasusunog ang buong lugar, ngunit hindi maiwasan ng mga historiador na mapansin ang isang bagay na kakaiba. Walang ideya ang mga piloto kung ano ang gagawin ngunit bago nila mapag-usapan ang mga opsyon, bigla silang nakakita ng ilang fighter planes na nakapalibot sa kanila. Ang mga mandirigmang ito ay handang barilin sila, ngunit salamat sa radar, nagawa ng mga piloto na mabilis na paliparin ang eroplano palayo sa kanila at pumunta sa itaas ng kalangitan. Kinakabahan ang mga pasahero at humingi ng paliwanag, kaya ginawa ni Cameron ang lahat para pakalmahin sila. Si Michael ay masyadong masungit at agresibo at nangahas pa na hawakan si Cameron, ngunit nagsalita ang isa pang flight attendant at binantaan siyang itatali siya kapag hindi siya umayos. Si William ay patuloy na sinusubukang makipag-ugnayan sa ground control ngunit walang nangyari, kaya nagpasya siyang bumaba ulit upang subukang malaman kung nasaan sila. Nag-aalala si Daniel dahil maaari silang atakihin muli, ngunit ipinaliwanag ni William na mauubusan sila ng gasolina kaya kailangan nilang lutasin ito ng mabilis. Sa sandaling iyon, sinabi ng mga historiador kay Cameron na maaaring may alam sila at kinumbinsi siya na dalhin sila upang makausap ang mga piloto. Hindi nila alam na sinundan sila ni Michael at narinig ang pinag-uusapan nila. Sinabi ng mga historiador sa mga piloto na ang mga fighter plane na nakita nila ay hindi pa ginawa mula noong 1945 at kabilang ito sa Luftwaffe, ang Nazi Air Force. Hindi sila siniseryoso ni William at sinubukan na paalisin sila, ngunit nahulaan ng mga historiador na nawala ang lahat ng signal ng eroplano, kaya nagpasya si William na bigyan sila ng pagkakataon. Ang teorya ng mga historiador ay naglakbay ang eroplano pabalik sa 1940 at ngayon ay nasa kalagitnaan sila ng 2nd digmaang pandaigdig, at kung sila ay dinala dito sa pamamagitan ng isang anomalya, kailangan nilang maghanap ng isa pang tulad nito na makakapagbalik sa kanila. Ang ideya na paglalakbay sa oras ay isang kahangalan para kay William, kaya pinabalik niya sila sa kanilang mga upuan at hiniling na huwag sasabihin sa sinuman ang tungkol sa nakakabaliw na teorya nila.
Nagmadali ding bumalik si Michael sa kanyang upuan bago nila siya makita at nang dumaan si Cameron, sinubukan niyang hawakan siya muli, ngunit sapat na ang pagiging intimate ni Cameron upang pakawalan siya. Pagkaalis niya, sinimulan ni Michael na pakinggan ang mga historiador sa likod niya, na gumagamit ng mga libro at kalkulasyon upang subukang alamin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, bumaba muli ang mga piloto para maghanap ng anumang signal ng radyo. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay nagtagumpay sila at nakausap ang sundalong British na tinatawag na Nigel, na nag-iisip na sila ay mga espiya na nanggugulo sa kanya dahil imposibleng makakuha ng signal ang radyo mula sa eroplanong lumilipad ng ganun kataas. Ang mga piloto ay humingi ng tulong at dahil patuloy na nalilito si Nigel, tinanong siya ni William tungkol sa kasalukuyang petsa at dito nakumpirma ang teorya ng mga historiador nang sabihin ni Nigel na sila ay nasa 17 ng Hunyo, 1940. Sinubukan nilang kumbinsihin si Nigel na maniwala sa sitwasyon nila ngunit maliwanag na ito ay masyadong imposible upang paniwalaan at sa kabutihang palad ang mga historiador ay dumating muli sa cabin na may higit pang mga detalye at kinausap nila si Nigel. Kinalkulan nila ang tinatayang lokasyon nila at binanggit na lumipad sila sa lugar kung saan lumubog ang barkong British na Lancastria na ikinagulat ni Nigel dahil ang barkong iyon ay dapat na maayos pa rin. Nagpa siya si Nigel na kumpirmahin ang bagay na ito sa kanyang superior kung totoo ang kwento tungkol sa barko at nangakong tatawag siya. Habang wala ang mga historiador, kinuha ni Michael ang libro nila at sa wakas ay nakabuo siya ng conclusion. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi sa iba pang mga pasahero kung ano ang nangyayari, sinabing maaari nilang patayin si Hitler at pigilan ang World War II gamit ang impormasyon mula sa libro. Hindi siya siniseryoso ng karamihan sa mga pasahero at pinagtawanan siya, ngunit may ilang lalaki ang naniwala sa kanya at sumang-ayon na tulungan siyang i-hijack at kontrolin ang eroplano. Sa kabutihang palad, may dalawang sundalong Amerikano na nakasakay din sa eroplano na ito at mabilis silang namagitan, na nagpapaliwanag na ang pag-hijack sa eroplano ay itinuturing na kabilang sa terorismo anuman ang kanilang intensyon. Nag-trigger ito ng away na pati ang mga flight attendant ay sumali, at pagkatapos ng ilang palitan ng suntok, nagtagumpay ang mga sundalo na talunin ang mga hijacker at pinabalik sila sa kanilang mga upuan bago binantaan ang iba na umayos. Makalipas ang ilang minuto, nakipag-ugnayan sa kanila si Nigel at kinumpirma na tama ang impormasyon nila tungkol sa Lancastria. Sa katunayan, nakatulong sa kanila ang kaalaman nila at nagligtas ng maraming tao, kaya ngayon ay pinagkakatiwalaan na sila ni Nigel. Gayunpaman, binanggit din niya ang ilang mga misyon na naiiba kumpara sa alam ng mga historiador tungkol sa digmaan, na nangangahulugang sila ay nasa alternatibong bersyon ng nakaraan. Handa si Nigel na tulungan silang mailapag ang eroplano ngunit una sa lahat, kailangan niyang malaman ang eksaktong lokasyon nila, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sigurado si William at ang mga historiador, at ang kaya lang nila ay tansyahin ang kinaroroonan nila. Binuksan ni Daniel ang ilaw nila upang makita sila ng mga sundalong British, gayunpaman, ang mga Aleman na nag-eespiya sa kanilang pag-uusap ay nagpadala ng utos. Hindi nagtagal ay pinalibutan sila ng grupo ng mga fighter plane upang agad na magpaputok, kaya pagkatapos patayin ang mga ilaw, ginamit ni William ang karanasan niya sa piloto upang iwasan ang lahat ng mga bala habang ang lahat ng mga pasahero ay sumisigaw sa takot. Nang lalong dumami ang mga bala, bigla niyang ibinaba ang eroplano, hinayaan itong bumagsak ng ilang segundo para lang iangat ito bago tumama sa lupa. Sinundan siya ng mga Aleman, ngunit ang mga lumang eroplano nila ay walang parehong kakayahan sa pagpipiloto at karamihan sa kanila ay sumalpok sa lupa. Sa kasamaang palad, dalawang eroplano ang nakaligtas at binaril ang cabin, kaya nasaktan si Daniel at nabutas ang eroplano. Habang matagumpay itong pinapalipad ni William palayo sa mga kalaban, ang mga flight attendant ay nagmamadaling pumasok para takpan ang mga butas at ginamit ang kanilang kaalaman sa first aid para gamutin si Daniel. Nag-aalala si William sa kakulangan ng gasolina at ang katotohanang nasira ng mga bala ang kanilang landing wheel, at hindi rin niya makontak si Nigel, kaya kinumbinsi siya ni Cameron na kausapin ang mga pasahero para magtulungan. Samantala, sinabi ng superior kay Nigel na kung hindi siya makakatanggap ng balita mula sa mga misteryosong kaibigan niya sa lalong madaling panahon, pasasabugin nila ang eroplano bago ito mahulog sa kamay ng mga German. Matapos iwan si Daniel sa kontrol, kumilos si William upang makipag-usap sa mga pasahero upang sa wakas ay aminin ang katotohanan.
Ipinaliwanag niya na sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang ilapag ang eroplano, ngunit nasira ng kamakailang pag-atake ang landing wheel kaya kakailanganin niya ng tulong sa pag-aayos nito. Ipinahayag ni Teresa na siya ay isang engineer at pumayag na tumulong, na nagbigay inspirasyon sa isang handyman na tinatawag na Hector na magboluntaryo din. Dinala ni William ang bagong koponan niya sa buntot ng eroplano at sa kabutihang palad ay mabilis na nahanap ni Teresa ang problema, kaya sinimulan niya itong ayusin sa tulong ni Hector. Nang matapos sila, nagawa niyang buksan ang pinto, ngunit hindi bumababa ang gulong dahil may nakasabit dito. Nagboluntaryo si William na bumaba, ngunit sinabi ni Hector na kailangan ang kapitan para paliparin ang eroplano kaya sa halip ay gagawin niya ito. Maingat na bumaba si Hector sa landing wheel at gumamit ng martilyo upang ayusin ang isyo. Ang gulong ay agad na nagsimulang gumalaw at si Hector ay kinailangang kumapit ng mahigpit upang hindi mahulog, mabuti na lamang at bumalik ang gulong nang walang nasasaktan. Si William ay nagmamadaling bumalik sa cabin at sa tulong ni Daniel, lumipad sila pababa upang muling makakuha ng signal sa radyo. Nakipag-ugnayan sila kay Nigel upang sabihin na mayroon na lamang silang 80 minutong gasolina kaya kailangan nilang lumapag sa lalong madaling panahon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumalik ang dalawang eroplanong Aleman at sinalakay sila. Sa pagkakataong ito ay nagpakawala sila ng missile na sumabog malapit sa kanila at nasira ang lahat ng bintana ng eroplano. Habang ang mga pasahero ay natataranta, ginamit ni William ang radar upang subaybayan ang mga kaaway, na nagpahintulot sa kanya na magsagawa ng pambihirang maniobra na naging sanhi ng pagbangga ng mga eroplanong Aleman sa isa't isa. Pagkatapos, nakaisip ng ideya ang mga historyador, dapat nilang alisin ang radar ng eroplano at ipadala ito kay Nigel para magamit niya ito upang gabayan sila patungo sa ligtas na lugar. Hindi makatwiran na wala pa silang ganitong teknolohiyang, kaya marahil ang eroplano ay ipinadala sa nakaraan upang ayusin ang problemang iyon. Sa sandaling ito, ang isang missile ay tumama sa turbine, kaya ang eroplano ay nagsimulang bumagsak ng napakabilis. Pagkatapos ng ilang nabigong pagsubok, pinaandar itong muli ng mga piloto at nagawang makipag-ugnayan kay Nigel na sumang-ayon na ibaba ang radar sa isang lokasyon. Pagkatapos ay ipinahayag na ang missile ay nagmula sa British, kaya sinabi ni Nigel sa kanyang superior na itigil ang pag-atake at kunin ang radar. Sa eroplano, lahat ay nagtutulungan sa paggawa ng package. Ibinunyag ng matanda na bumili siya ng ilang laruan na parachute para sa mga apo niya at ibinigay ito sa kanila upang makatulong, at iniabot ng ilang pasahero ang kanilang mga USB na baterya. Pagkatapos ay binalot nila ang radar sa isang bungkos ng damit at bag na ikinonekta sa parachute. Sa sandaling nakarating sila sa tamang lugar, itinapon nila ito mula sa eroplano at agad na sinabi kay Nigel ang tungkol dito. Ngunit sa kasamaang palad, narinig ng mga Nazi ang pag-uusap na ito at sila ang unang dumating. Isang sundalong Aleman ang nagsimulang umakyat sa puno upang abutin ang package ngunit sa sandaling iyon, dumating ang ilang sundalo mula sa hukbong British at naganap ang barilan sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, mas nang ibabaw ang mga British at isa-isa nilang pinatay ang lahat ng mga Aleman upang makuha ang package. Nagpadala rin ang mga Nazi ng mas maraming eroplano laban sa eroplanong minamaneho ni William at sa pagkakataong ito ay natamaan ang gilid ng eroplano, na lumikha ng malaking butas kung saan nahulog ang ilang pasahero. Ang eroplano ay nanginginig ng matindi, ngunit si William ay muling nakagawa ng pambihirang hakbang upang gabayan ang eroplano palayo sa panganib. Sa sandaling natanggap ni Nigel ang radar, inayos niya ito at sinimulang gabayan si William na lumipad sa tamang direksyon, bagamat ang mga Nazi ay nasa likod lang nila. Nang sila ay magpaputok, dumating ang mga eroplanong British na ipinadala ni Nigel upang lumaban, at ang commercial plane ay patuloy na lumipad ng ligtas. Biglang nakakita si Nigel ng malaking anino sa radar na hindi kamukha ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid, at nang makalapit ang eroplano ay napagtanto nila na ito ay isang bagyo na eksaktong kamukha ng nagdala sa kanila sa panahong ito. Ito ay mapanganib na hakbang, ngunit dahil wala na silang natitirang gasolina, nagpa siya si William na lumipad dito, umaasa na ibabalik sila nito sa kasalukuyan. Matapos magpaalam kay Nigel at sabihin sa mga pasahero na kumapit, pinalipad ni William at Daniel ang eroplano sa bagyo, at pagkatapos ng maraming pagyanig, masaya silang makita na sa wakas ay nakabalik na sila sa kasalukuyan. Tila lumipad sila sa ibabaw ng Berlin, at sa kabutihang palad, ang ground control ay agad na nakipag-ugnayan sa kanila na nag-alok ng bakanting runway upang makalapag sila. Ginawa ng mga piloto ang lahat ng makakaya upang lumapag at nagawa nila ito ng ligtas.
nakahinga ng maluwag sa kanilang pagbalik, agad na bumaba ng eroplano ang mga pasahero. Nang makalabas si William sa cabin, nadatna niyang nakaupo pa rin sa kanyang upuan ang matanda na nagsusulat sa kanyang notebook na may mapa na kamukha ng rutang sinundan nila at pinamagatang ang radar system na nagligtas sa Europa. Nang isara ng matandang lalaki ang aklat na ito, ipinahayag na ang kanyang pangalan ay Nigel. Ibig sabihin ito ang taong nagligtas sa kanila noong 1940. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.